Hello guys, holiday nga pala ngayon at sa sobrang init ng panahon ay naisipan kong gumawa ng pampalamig. Gamit lamang ang mga sangkap na ito ay makakagawa na tayo ng masarap at budget-friendly na creamy banana jelly. Uunahin nga pala natin sa paghahanda ay ang ating gulaman. Gumamit nga pala ako dito ng 2 pakete at naglagay din ako ng konting asukal para naman magkalasa ang ating gulaman jelly. Siguraduhin natunaw ng maayos ang gulaman bago ito isalang sa apoy. Papakuluin lang natin ito ng 2-5 minuto at pwede na natin isalin sa molding pan. Habang hinihintay natin na lumamig ang gulaman jelly, ay isusunod natin sa paghahanda ang ating 2 sangkap na hinog na saging. Pagkaluto nga nito, ay nilipat ko rin kaagad sa malaking bowl upang palamigin. Habang pinapalamig natin ang ating nilagang saging, ay ihahanda naman natin ang ating 3 sangkap na sago. Magpapainit lamang tayo ng tubig at kapag kumulo ito, ay maglalagay lang tayo ng konti mantika para naman hindi magdikit-dikit ang ating sago. Hintayin lamang ito na maluto. Tamang-tama nga ay malamig na ang gulaman jelly natin kanina. Kaya habang niluluto natin ang ating sago, ay islice na natin ang ating gulaman jelly ng maliliit. Para naman mas marami ang magawa nating gulaman jelly cubes, mas marami, mas masaya. At dahil nga ang isa nating ginamit na gulaman dito ay mango flavor, ay amoy na amoy ko ang aroma nito at takam na rin akong tikman ito kaya hindi na ako nagpapigil. Pagkatapos ko ngang mag-slice ng gulaman, ay nagbalat na rin ako kaagad ng ating nilagang saging kanina. Mas maganda nga palang ihalo ang hindi overripe na saging kagaya nito, pero sobrang tamis na niyan. Pagkatapos nga nating magbalat, ay hahatiin natin ito sa 2 bago islice ng maliliit. Ulitin lamang ang mga prosesong ito. At dahil kumpleto na ang ating mga sangkap, sa isang malinis na mixing bowl, ay pagsama-samahin natin ang saging, gulaman at sago. Isunod ang isang lata ng evaporated milk. Para naman sa ating condensed milk, ay maglalagay lang tayo ng kaunti dahil nga sa matamis na rin yung saging at gulaman natin. Pwedeng dagdagan, nakadepende sa iyong panlasa. Pagkatapos ay paghalu-haluin lang ito ng maayos. Pagkatapos ng 2 ng pagpapalamig ay charan, ready to serve na ang ating creamy banana jelly. Ganun lang kadaling gumawa ng pang-merenda recipe na pwede mo ring gawing pagkakitaan. At para sa iba pang pang-negosyo recipe na pasok sa inyong budget, ay huwag kalimutang mag-follow at subscribe sa aking Facebook page at YouTube channel. Maraming salamat sa panonood.